gagawa tayo ng ano ng tatlong klaseng ano ang tinapay sa isang dough lang. Tuna bread, raisin bread, at saka cheese bread. So, tatlo guys, isang dough lang gagamitin natin. Meron tayong 4 cups of wheat flour. Gusto ko wheat flour kasi yan mas healthy. And then, lagyan natin ng 4 tablespoon of brown sugar. 4 tablespoon. And then, pinch of salt. Mix natin. Mix natin siya. And then, make a well sa gitna. And then, meron tayong 2 cups of warm water, guys. Ito, dalawang baso. Warm lang. And then, meron akong dry yeast. Dried yeast, which in nasa pack. Then, 2 teaspoon of dried yeast, guys. Dilute natin sa, ano, lukewarm water. And 1 teaspoon of brown sugar. Mix natin. And then, coveran natin ng cling wrap, guys. Kasi hindi siya pwede mahanginan ito. Ipa-bubbles natin. Ng ano, 10 minutes. 10 to 15 minutes. So, yan, guys. 10 minutes na. Check natin. So, ayan, naalasa na siya, guys. Nag-bubbles. And then, i-mix na natin, guys. Mix na natin sa dry ingredients natin. Ayan. And then i-mix natin. And then, meron tayong 1 cup oil, guys. Ito is organic, guys. Depende sa inyo kung anong oil gusto nyo. Coconut oil or kahit anong oil, guys. So, isang baso. So, i-mix na, konti-konti lang ang paglagay. Ayan, kamayin natin. So, bali, mano-mano ito, guys, ha. Maganda kasi pagkamayin, guys, mas ano, fluffy siya at saka malambot. Depende sa inyo kung gusto niyo ng ano. Then, konti-konti lang paglagay ng ano, ng mantika. Ganun-ganun nyo lang pagmasa, guys. Ayan. Fold mo and then i-diin. Fold, diin. Fold, push. Fold, push. Fold, push. Ganyan lang ganyan ang mag-kneading sa dough natin. Kung gusto nyo ng butter ang ilagay nyo, pwede rin. Pwede nyo rin lagyan ng gatas kung gusto nyo ng mas malinamnam. Ito, simple lang, guys. Pang-business. Swak sa negosyo to, guys. So, ayan. So, ayan. Huwag kayo mag-alala kung ang oil nyo is, ano, parang marami. Sisip-sipin din yan ng dough natin habang inaano natin. Ayan. Then, takpan natin ng cling wrap. Then, coveran natin ng cling wrap, guys. So, lagay natin ng one place ng 2 hours. So, ayan. So, ayan guys. Naalisa na siya. So, ayan. Pubuksan na natin. So, ayan.
So, mag-sprinkle tayo ng arena para hindi didikit. So, ayan. Ganda ng pagkano niya, guys. Perfect ang pagkano, pagkalasa. Then, i-divide natin into, ano, 3. Divide natin ng 3 kasi, ano guys, iba tatlong recipe to. So, ayan. So, ang una natin gawin is yung, ano, yung raisin bread. Ano natin to? I-roll. I-roll natin. So, about 2 handful guys, na raisin. So, ayan. Then, fold. Roll natin. Para ma-mix yung ano natin. Then, ikat natin ng 3. Kasi i-bebraid natin. So, nauna yung oven ng 190 degrees, guys. Ayan, i-braid natin. Ganito lang mag-braid. And then, idikit natin sa dulo yung na-braid natin. So, ayan na siya, guys. So, na-braid na. So, ayan na, guys. Ready to put in the oven. Ayan guys, tapingan natin ng nuts, mix nuts. Ayan, ilagay natin sa oven, i-bake natin ng ano, 10 to 15 minutes. And then isunod natin yung ano, yung cheese bread. So itong cheese ang gamit ko guys, Eden cheese, mura lang sa Pinas. So i-cut natin yung cheese ng ano, strip. So, ayan. So, divide natin ng 12. Divide into 12. And then, i-roll natin yung cheese sa loob. So, ayan. Roll natin. So, ayan. So, ayan. So, ayan na siya, guys. Ready to bake. So, ang sunod natin, guys, is yung tuna naman. Tuna recipe. Roll natin. Very soft siya, guys. So, itong tuna ang gagamitin ko, guys. Tuna in oil. So, ayan. So, hindi ko to gagamitin lahat, guys. Kalahati lang kasi masyadong marami kasi malaking lata to. So, i-divide na natin. Mga 6 siguro. So, ayan. And then, lambot guys. Sarap to guys kasi lagi akong naluluto sa ano, ganitong recipe. Napakalambot. And then ilagay natin yung tuna. Sa gitna. Hindi na kailangan templahin ulutuin yung tuna guys. Ready to ano na to siya ilagay. And then i-roll natin. Ganyan. Then dikit natin yung sa dulo. So ayan na siya. Ganyan din sa isa.
Ayan. Then, ito itikit natin sa dulo. Yung dulo niya, itikit natin. So, ayan siya, guys. Meron ako ano, guys, dito ko siya ilagay. So, ayan. Pero kung wala kayong ganito, okay lang. Kasi may extra akong ganito, kaya nilagay ko dito. May nagawa tayong anim. Yan, guys, ready na siya. So, dahil malaki, nabake ko siya ng ano, guys, 25 minutes. And then, sunod natin yung cheese. Actually, 10-15 minutes lang to kasi maninipis tsaka maliit. Lumabas yung cheese niya, guys. So, naalasan na siya, guys. Luto na. Na siya, guys. Malambot. Ito din, malambot. Ayan, ito naman yung tuna, guys. So, ayan siya, guys. Luto na. So, ayan siya, guys. Ito yung raisin with nuts. And then, tuna. At ito naman yung sad cheese natin, guys. So, try natin. Ang lambot, guys. Ang sarap. Guys, kaya ganito ang kulay, guys. Kasi wheat bread ang ginamit ko. Wheat flour ang ginamit ko. Kaya ganyan ang kulay. Tuna. Sarap siya, guys. Ito na sa loob. Try nyo itong recipe, guys. Ang sarap. Lambot. Try natin itong nuts. Raisin na, no? So, ayan. Very soft. Ito naman yung raisin bread natin, guys, with nuts. Yan, very soft, guys.